mula sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Tapos makalipas ang alas 7 ng umaga at kayo po ay ngayong araw na ito, di ba? Ang araw po ngayon ay araw ng Huwebes, 29 ng buwan ng Setyembre, taong 2022. Ito ang IZ Balita Nationwide pangumagang edisyon. IZ Balita Nationwide. Dawang muna sa ating mga balita. Bagyong Luis, inaasang lalabas na ng FAR ngayong umaga, pinsana ng Bagyong Karding sa agrikultura at infrastruktura sumampana sa mahigit 2 bilyong piso. DOH nakapagtala ng 1,500 na bagong kaso ng COVID-19. Labing isang cabinet secretaries at commissioners lusot na sa CA. Mahigit 10 iba pa kailangang i-reappoint. Paano kalang ipagpaliban ang barangay at SK elections? Lusot na sa Senado. Dagdag singil sa tubig na kaamba sa buwan ng Enero. Sa balita pang kalakala na $59 billion, inaasahang kikitain ng ITBPM sector sa 2028. Sa ibayong dagat, North Korea nagpakawala ng missile isang araw bago ang nakatagdang pagbisita ni U.S. Vice President Harris sa South Korea. At sa balitang showbiz, Max Collins, may bagong achievement. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Magandang umaga, kami po mag-atid sa inyo ng mga balita. Ako po si Jam Tarayo. At Senyor Ray Pacheco. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Patuloy na binamonitor ng PAGASA Weather Bureau si Tropical Storm Luis na may international name na Roque. Huli itong namataan sa layong 1,090 kilometers silangang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Benison Estareja, taglay ng bagyong Luis ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugsong aabot naman sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour pero hindi ito direktang makakaapekto sa anumang panig ng bansa pero ilang sandali na lamang ang itatagal nito at lalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR patungong hilagang bahagi ng Pacific Ocean. Makakaranas o nakakaranas ngayon ng mga pagulan ng western section ng Visayas at Mindanao dahil sa umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Samantala, patuloy namang minomonitor ng PAGASA Weather Bureau ang low pressure area o LPA na namataan sa bahagi naman ng Mindanao sa layong 335 kilometers silangan ng Gian Eastern Samar at mababa ang tsansa nito na maging isang bagyo. Ang Bagyong Luis ay pang-12 bagyo ngayong 2022 at pang-4 na bagyo naman ngayong buwan ng Setyembre. DWIZ Update sa Bagyo. Sumampa na sa 1.97 billion pesos ang pinsalang idinulot sa sektor ng agrikultura ng pananalasa ng Bagyong Karding. Sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture o DA, umabot na sa 148,091 na hektarya ng pananim sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region ang nasira ng bagyo. Apektado nito ang nasa 88,520 na magsasaka at mangingisda. Batay naman sa datos ng Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng DA, ang mga pananim na nasira ng bagyo na umabot sa milyon-milyon ng halaga ay ang palay, mais, gulay at iba pang high-value crops. Aabot na sa 135 million pesos naman ang halaga ng pinsala ng Bagyong Karding sa mga infrastruktura.
Ayon sa Department of Public Works and Highways, kabilang sa mga nasira ang mga flood control structure, kalsada at tulay. Pinakamatinding hinagupit ang mga flood control structure na abot sa 78 million pesos ang halaga ng pinsala. Pawang sa Central Luzon ng karamihan ng mga imprastrukturang sinira ng bagyo. Daraanan ng ilang mga kalsada at tulay sa Luzon, partikular na sa Nueva Ecija, na pinakatinamaan ng Typhoon Carding. Sa datos ng NDRRMC, aabot sa 8 kalsada at 10 tulay ang hindi pa rin madaanan ng mga motorista dahil sa epekto ng pananalasa ng nagdaang bagyo. Ayon sa NDRRMC, 4 na kalsada mula sa Region 3 ang nasira, 2 kalsada at 10 tulay mula sa Cordillera Administrative Region o CAR ang nawasak, at tig isa naman sa Region 2 at Calabarzon. Hindi pa rin passable ang Cannon Road, Cabagan Santa Maria Overflow Bridge, Nueva Ecija Aurora Road, Baliwag Candaba Road, at Hamtik Biaan Engaña Sibalom Road sa Antique. Samantala, passable naman ang 800 mula sa Region 2, 5 sa CAR, 3 sa Region 5, isa sa Calabarzon at 5 tulay mula naman sa Region 2. Dahil dito, umabot na sa 135 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng imprastruktura dahil sa pananalasa ng bagyong Carding. Umapila na ng tulong ang local government ng bayan ng General Tino, Nueva Ecija, para sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Carding. Ayon kay General Tino, Mayor Isidro Paharilaga o Paharilaga, kailangan ng mga mamamayan ng food packs at construction materials para sa pagsasaayos ng kanilang mga nawasak na bahay. Aminado si Paharilaga na ngayon pa lang ay nakakabawi ang kanilang bayan sa epekto ng COVID-19, pero hinagupit naman ng bagyo, kaya't panibago itong sakripisyo. Ano man na anyang tulong na ipararating lalo ng national government ay malugod nila itong tatanggapin. Abot sa 400 kabahayan ang nawasak at nasa 4,000 iba pa ang napinsala, kabilang ang munisipyo sa General Tino. Ito rin ang unang bayan sa Nueva Ecija na nasalanta ng bagyong Carding matapos ang ikalawang landfall nito sa karating bayan ng Dingalan, Aurora. Aabot naman sa halos 3 milyong piso ang halaga ng food and non-items ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasalanta ng Typhoon Carding. Ayon sa DSWD, nasa 22.7 million pesos ang halaga ng ayudang ibinigay na ahensya bilang resource augmentation sa local government units na pinadapa ng nagdaang bagyo. Nasa 2,730,000 pesos naman na cash assistance ang ibinigay ng DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong, ang halos 500 pamilya mula sa lalawigan ng Aurora at halos 70 pamilya naman sa Quezon Province na pinagkalooban ng tiga 5,000 pesos at 10,000 pesos naman sa bawat pamilya na nawalan ng tirahan. Pinagtibay naman ang Kamara ang House Resolution 421 na kilala sa katapangan ng limang rescuers ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO mula po sa Bulacan. Nasawi si Narciso Calayag Jr., Gerson Resurrection, Marby Bartolome, George Agustin at Troy Justin Agustin habang nasa rescue operation noong kasagsagan ng bagyong Carding. Alinsunod sa resolusyon, dapat tularan at purihin ang lima dahil sa kanilang kabayanihan, pagkamakabayan, katapangan at dedikasyon sa serbisyo publiko. Padadala naman ng kopya ng resolusyon ang mga pamilya ng nasawi. Matatanda ang naminsala ang bagyong Carding, kabakailan sa mga lalawigan ng Quezon, Aurora, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan at Pampanga. Tiniyak naman ng foreign envoy na nakabase sa Pilipinas na tutulong sila sa mga planong sa mga Pilipinong nasalanta ng bagyong Carding. Una nang nagpaabot na pakikisimpatsa si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, para sa mga Pilipinong apektado ng bagyo. Ayon kay Xilian, bukas ang kanilang bansa upang umalalay sa Pilipinas at umaasa rin sa mabilis na pag-recover ng bansa. Inihayag naman ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mark Mary Kay Carlson,
at Australian Ambassador Designate to the Philippines, Hei Kyung Yu, na handa ang kani-kanilang gobyerno na makipagtulungan sa Pilipinas para sa mabilis na pagbangon ng bansa. Handa rin si British Ambassador Laurea Bufields na sumaklolo habang hinimok ni Japanese Ambassador Koshikawa Kazuhiko ang mga Pinoy na magpakatatag sa pagharap sa mga pagsubok. Ang pagtulong ng Philippine Air Force o PAF sa paghatid ng relief goods sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Karding. Sa panayam ng DWIZ kay Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, sinabi nito na noong Martes ay aabot na sa halos 25,000 relief goods ang pinadala nila sa Polillo Island mula sa Colonel Jesus Villamor Air Base. Dagdag pa rito ang halos 10,000 relief goods na pinadala naman sa mga residente ng General Nacar, Quezon. Tiniyak naman ni Castillo na patuloy ang kanilang relief operations upang mahatiran ng tulong ang iba pang Pilipinong naapektuhan ng bagyong Karding. Madilim pa ng 26 September, ang ating po mga disaster response task units ay na-deploy na po natin sa areas ng Tarlac kung saan kailangan ng clearing operation sa mga main thoroughfares po, particularly dyan sa may Hacienda Luisita, sa may SETEX exit. So meron na po tayong mga tao doon. And then po, immediately po, noong morning din ng September 26 ay kasama po ang ating presidente mismo, nag-take off po ang ating mga Bell 412 helicopters para kumuha ng area inspection sa mga areas na nasa lanta sa Central Luzon. Dinig ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo sa panayom ng DWIZ. Sa oras na 7:30 ng umaga, tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Paghahatid ng tulong ng Philippine Army sa mga apektado ng bagyo, tuloy-tuloy. Detalye ng balitang niyahatid ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Halos walang tigil ang paghahatid ng tulong ng Philippine Army sa mga malalayong lugar na apektado ng bagyong Karding. Ayon kay Army Public Affairs Chief Colonel Cersas Trindad, inasistihan ng mga tropa ng 7th Infantry Division, ang mga pulis at iba pang responders sa paghahakot ng ayuda patungong barangay poblasyon sa Dingalan Aurora. Nahatira nila ng mga pagkain, vitamins at gamot ang mahigit 1,000 pamilya sa barangay Umiray sa Dingalan. Gamit naman ang mga truck ng Army, matagumpay ring na ibiyahe ng mga elemento ng Headquarters and Headquarters Support Group at Philippine Coast Guard ang mga relief goods na kaloob ng isang organisasyon patungo sa apektadong pamilya sa Polillo Island sa Quezon Province. Sinabi naman ng Trinidad na mas malaking bahagi na ng mga aktibo at reserve force ang isinasabak nila sa humanitarian assistance at disaster response efforts upang materyan nga ng karapatang tulong ang mga kababayan nating nawala ng tirahan at kabuhayan dahil sa bagyo. Patrol 13, Gilbert Perdez, ang gulat para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Kaya sumusubaybay sa pinakapangunahing mga balita namin sa IZ Balita Nationwide, pangumangang edisyon ngayong araw na ito ng Webes. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, eksakto pong alas 7:15 ng umaga. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. 17 minutos, baka di pa sa alas 7 ng umaga. Samantala, muling nakapagtala ang Department of Health o DOH ng panibagong 1,500 na hawa sa COVID-19 kahapon. Ayon sa DOH, ikalawang araw na itong mababa sa 2,000 matapos makapagtala ng 1,555 noong Martes. Bumaba rin sa 27,553 ang active cases kahapon kumpara sa 38,315 noong nakaraan. Samantala, nakapagtala rin ang kagawaran ng 12,226 bagong gumaling sa COVID-19 dahilan para umabot sa 3,852,718 ang total recoveries. Tumuntong naman sa 62,882 ang death
stall matapos makapagdala ng 33 na sawi ngayong araw. Ang nationwide COVID-19 tally na nasa bansa ay 3,943,153. Positibo sa COVID-19 si Department of National Defense sa DNDS Spokesperson at Communications Service Chief Arsenio Andulong. Nabatid na nakaranas ng sintomas ng virus si Director Andulong. Pero dahil fully vaccinated na ito at nakakuha na rin ng booster shots, kaya mild na lamang ang kanyang sintomas. Kasalukuyan ngayong naka-quarantine ng opisyal at patuloy na inoobserbahan ang kanyang kalusugan. Nabahala naman ang isang infectious diseases expert sa desisyon ng gobyernong payagan ang mga nakatayong pasahero na sakay ng mga public utility vehicles o PUVs. Ayon kay Dr. Ronjin Solante ng Vice President din ng Philippine College of Physicians, magdudulot ng hawahan ng COVID-19 ang maliliit na distansya ng mga pasahero lalo't na sa gitna pa rin ng pandemya ang ating bansa. Iginit naman ni Solante ang kahalagahan ng pagsusot ng face mask sa ganitong sitwasyon. Napatid na sa memorandum ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, papayagan ng hanggang 15 ang bilang ng mga pasaherong nakatayo sa loob ng bus, 10 sa coach-type PUVs at 5 sa motor public utility jeepney. Sino mang hindi sumunod sa direktiba, papatawan ng multang alinsunod sa Joint Administrative Order number 2014-01. Kaugnay niya, ipinanawagan ng isang eksperto ang pagsusuot ng face mask sa loob ng pampublikong sasakyan. Kasunod ito na naging pahayag ng LTFRB na pinapayagan na ang mga nakatayong pasahero sa public utility buses o PUBs at modern na public utility jeepneys o MPUJs sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1. Ayon kay infectious disease expert Dr. Ronjin Solante, dapat pa rin isuot ang face mask sa mga public utility vehicles o PUVs para mabawasan at maiwasan ang panganib na mahawaan ang COVID-19 virus ng isang individual. Sinabi ni Solante na problema lang ang pagtatanggal ng face mask sa pampublikong lugar at pampublikong sasakyan dahil walang social distancing. Bukod pa dito, mabilis mahahawaan ng isang individual dahil mataas ang tsansa nito na makatabi ang pasaherong may ubo at sipon na hindi umano naka-face mask. Iginiit ni Solante na ang pagpapanatili sa pagsusuot ng face mask ay malaking tulong para maprotektahan ang sarili laban sa iba't ibang uri ng virus. Ipinayag naman ng Department of Health o DOH na wala nang naitalang bagong kaso ng monkeypox virus matapos makarecover ang 4 na nagpositibo sa naturang sakit. Ayon sa DOH, natapos na rin ang sa kanilang quarantine isolation ang 18 sa 20 close contacts ng 4 na pasyente. Sinabi ng ahensya na asymptomatic ang 20 close contacts kung saan patuloy pang naka-quarantine at nagsa-self-monitor ang 2 pa sa kanila. Samantala, iginit naman ng DOH na mula noong August 22, wala pang naiulat na panibagong nagpositibo sa nasabing sakit sa bansa. Sinusulo ng Department of Health, DOH, ang mga priority bill na makatutulong sa bansa upang mas matugunan ang mga health emergency. Ito ay ang Pandemic Protection Act of 2021, Pandemic and All Hazards Preparedness Act, Philippine Health Security Act at pang-amyenda sa Government Procurement Reform Act and Cheaper Medicines Act. Ang DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, layo ng Pandemic Protection Act of 2021, na bigyan ng insentibo ang mga negosyong gumagawa o nag-i-import ng medical products tuwing mayroong pandemya. Papalawigin naman ng Pandemic and All Hazards Preparedness Act ang kahandaan at kapasidad ng bansa sa mga health facility. Itatatag sa ilalim ng Philippine Health Security Act ang Medical Reserve Corps na bubuuin ng mga medical expert, siyentista at volunteers na sinanay para sa mga health emergency. Habang ang pang-amyenda o pag-amyenda sa Government Procurement Reform Act ang mag-uutos sa mga procurement entity na bumili ng locally made products alinsunod sa quality standards ng gobyerno.
Pirma na sa Commission on Appointment si Budget Secretary Amena Pangandaman. Matapos na makalusot sa committee level, agad sumalang si Pangandaman sa plenary session para sa official confirmation. Mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri ang nagrekomenda ng plenary confirmation ng kalihim na sinigundahan naman ni Senator Loren Legarda. Kabilang sa itinanong kay Pangandaman ang posisyon nito sa procurement service ng Department of Budget and Management makaraang maharap sa samot-saring kontrobersya sa pagbili ng mga kagamitan at supplies para sa ilang ahensya. Tiniyak naman ng kalihim na meron na siyang inihandang listahan ng mga reforma sa PSDBM at kabilang dito ang pagtutok sa common use supplies sa pagbili ng mga produkto upang matiyak ang maayos na inventory at online bidding process para sa transparency sa publiko. Itinutulak din ni Pangandaman ang pag-download ng budget ng mga government agencies sa PSDBM para sa mga proyektong hindi kayang tapusin o ipatupad upang maiwasan ang kontrobersyal na parking ng pondo. Bago maging DBM Secretary, nagsilbi din si Pangandaman bilang Chief of Staff ni dating Senate President Edgardo Angara. Nagtrabaho kay Senator Loren Legarda, naging dating Budget Undersecretary at Bangko Sentral ng Pilipinas, Assistant Governor noong Duterte Administration. Lusot na rin sa Commission on Appointments si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Sa muling pag-arap ni Manalo sa CA, naitanong ni Senator Francis Tolentino kung ano ang gagawin ng DFA upang himukin ang ibang mga bansa na ang Pilipinas ay sumusunod sa itinatakda ng Human Rights Conventions. Ito'y sa kabila ng mga pag-atake na ginagawa ng European Union at Western countries sa mga isyu ng karapatang pantao sa bansa. Bilang tugon, tiniyak ni Manalo na sisikapin niyang makumbinsi ang ibang mga bansa na ang Pilipinas ay tumatalima sa human rights treaties sa pamamagitan ng pagdalo sa UN Human Rights Council meeting sa Geneva sa susunod na linggo. Ayon sa kalihim, gagamitin niya itong pagkakataon upang kumbinsihin ang foreign partners na ang Pilipinas ay sumusunod sa lahat ng human rights conventions at mahigpit na ipinapatupad ang human rights program at agreement. Ipakikita din niya na ang Pilipinas ay fully cooperative, bukas at transparent sa pagtugon sa mga human rights issues. Dagdag pa ni Manalo, nais niya nga magpatupad ng isang positive approach sa mga issue hinggil sa karapatang pantao na ang magiging focus ay ang kooperasyon sa ibang mga bansa. Dalawang cabinet secretaries at dalawang commissioners naman ang nangangailangan na reappointment ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. makaraang i-bypass ng Commission on Appointments sa ipinadalang listahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ang mga hindi nakalusot sa CA ay sina Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Energy Secretary Rafael Perpetuo Dotilia, Finance Secretary Benjamin Jokno, Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, Information and Communications Technology Secretary Ivan John Enrile Uy, Migrant Worker Secretary Susan Ople, Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, Science and Technology Secretary Renato Solidum, Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo, Trade Secretary Alfredo Pascual, Transportation Secretary Jaime Bautista, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan at Commission on Audit Chairman Jose Calida. Na-bypass din ang appointment ni Executive Secretary Victor Rodriguez kahit nagbitiw na ito sa pwesto maging ang nominasyon ni Nelson Java Celis bilang Commissioner ng Commission on Elections. Tatalakayin sana ng komisyon ang appointment ni Tulfo at Bunuan kahapon pero kinapos na sa oras dahil hiniabol ang pagratipikal sa dalawang mahalagang BICAM reports na magiging batas bago mag-adjourn ang Kongreso sa Sabado. Alinsunod sa rules ng CA, mawawalan ng bisa ang ad interim appointment sa oras tutunan ng komisyon o kung hindi makumpirma ay sa pagbabalik ng Kongreso pa sila may sasalang muli sa CA. At SK Elections, idaraos na sa huling Lunes ng October sa susunod na taon sa halip na sa Disyembre. Ulat Malaki Patrol 19, Sally Ortega Bueno.
Niratipikahan na ng Senado ang panukalang batas ukol sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na sana'y gaganapin sa darating na December 5. Sa BICOM report, nakasaad na sa huling Lunes ng Oktubre ng taong 2023 isasagawa ang halalang pangbarangay at pangsangguniang kabataan sa halip na sa December 2023 na unang inaprubahan ng Senado at Kamara. Mag-uumpisa ang termino ng mga mananalo sa election sa ika-30 ng Nobyembre ng taong 2023 at kada 3 taon gaganapin ang barangay at SK elections. Sa plenary session, in-report ni Senator Javier Sito na ito na pagkasunduan sa bicameral conference committee meeting na ginanap kahapon. Ito anya naging desisyon dahil may mga presidents ng pagdaraos ng barangay at SK elections sa buwan na Oktubre. Practical daw ito dahil nakadikit ang petsa ng undas at karaniwan din ay school break kaya't makakaboto ang mga kabataan. Si Senator Chiz Escudero ang nagbungkahin na buwan o Oktubre gawin ang barangay at SK election sa susunod na taon dahil abala daw ang tao kapag Disyembre at bagay na silang ayunan nito ng mga senador at kongresista. Sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senator Riz Ontiveros ang tanging bumoto kontra sa naturang panukala. Sa plenaryo, pinahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pagkagulat dahil hindi na pag-usapan sa Senate hearing at maging sa plenary deliberations ang pagdaraos ng eleksyon sa buwan na Oktubre sa taong 2023. Kanya rin pinunana wala si Senator Amy Marcos na chairman ng Senate Electoral Reforms at na siyang nag-endorso ng panukala ukol sa pagpapaliban ng eleksyon. Pero ayon kay Senator Ejercito, binigyan siya ni Senator Marcos ng blanket authority dahil ito'y nasa Estados Unidos. Sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na sana ay huli na itong pagpapaliban ng barangay at SK elections. Ito sa Patrol 19, Celie Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. IZ Balita Nationwide. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa ating mga pangunahing mga balita sa IZ Balita Nationwide, pang-umagang edisyon ngayong araw na ito ng Webes. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, eksakto pong alas 7:30 ng umaga. IZ Balita Nationwide. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito sa ating IZ Balita Nationwide, pangumagang edisyon. Nasabayan pa rin ninyo kami napapakinggan sa buong Pilipinas sa pamamagitan pa rin ng aming sister stations, ang Home Radio Cebu, Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, Home Radio Naga, at Home Radio Legazpi. Ganun din sa aming mga kapatid na RPN Radio Stations, DYKB Bacolod, DZBS Baguio, RPN DZRL Batak, DXKD Dipolog, DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro, RPN DXXX Zamboanga, at RPN DZKI Iriga. IZ Balita Nationwide. Nagbabadya ang panibagong dagdag singil sa tubig sa susunod na taon. Ito'y sa patuloy na pagbulusok ng halaga ng piso kontra dolyar. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Chief Regulator Patrick Lester T., posible ang dagdag singil sa magiging bagong rate simula Enero ng susunod na taon. Tiniyak naman ni T. na gagawin nila ang lahat ng paraan upang mabawasan ang epekto ng mahinang piso sa singil sa tubig sa susunod na 5 taon upang hindi mabigla ang consumers. Kahapon, nagsara ang palitan sa 58 pesos and 98 centavos ang kada dolyar. Pinagmulta ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ng 9.2 million pesos ang Maynilad dahil sa serye ng water interruption na nakaapekto sa maraming consumer.
ang naranasang interruptions maging ang ilang water quality issues ay namonitor ng MWSS noong Mayo hanggang Hulyo sa ilang bahagi ng Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa Cities at lalawigan ng Cavite. Ipatutupad ang penalty sa Nobyembre sa pamagitan ng bill rebates sa mga apektadong Maynilad customers. Tiniyak naman ng Maynilad na susunod sila sa desisyon ng MWSS, subalit iginiit na algal bloom o pagdami ng lumot sa Laguna de Bay ang dahilan ng problema na hindi umano nila kontrolado. Hindi pa kailangang mag-angkat na ang bansa ng bigas sa kabila ng matinding pinsanang dulot ng bagyong Karding sa sektor ng agrikultura. Tiniyak ito ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban kay Pangulong Bongbong Marcos na tumatayong kalihim ng DA. Ipiniliwanag ni Domingo na mayroon pang sapat na buffer stock ang Pilipinas. Sa datos ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, halos 2 bilyong piso na ang halaga ng pinsanang dulot ng bagyo sa agrikultura. Pinakamatinding naapektuhan ang nasa 145,000 hectares ng Palayan, Maisan at Gulayan, lalo na sa Central Luzon, Cordillera, Administrative Region, Ilocos Region, Calabar Zone at Bicol. Samantala, pamahalaan na magde-deploy ng mga tauhan upang hulihin sa akto ang mga bus driver at operator na naniningil ng sobra sa mga mananakay. Detalye ng balitang yan iyatid ni Patrol 17. Jopel Pelenyo. Magpapakalat ng mga tauhan ang Department of Transportation o DOTR para matigil na ang napabalitang paniningil ng sobra ng mga bus driver at operator sa mga mananakay. Ginawa ni Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor ang pahayag sa ginanap na laging handa briefing kasunod ng ulat na may mga pampasayerong bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City ang humihingi ng dagdag pisong pasahe kahit wala pa silang hawak na fare matrix at kahit sa Oktubre pa ang pagpapatupad nito. Paalala ni Pastor, mabigat ang parusang ipapataw sa mga bus driver at operators na mapatutunayang hindi sumusunod sa tamang fare increase implementation. Maliban dito, maaari din aniyang masuspindi ang mga ito. Samantala, nag-deploy na rin ani Pastor ng mga tauhan ang MMDA, IAC, LTO at LTFRB upang tiyakin na ipatutupad sa mga pampublikong transportasyon ang mga health protocols. Ito si Patrol 17 Chopin Pileño nag-uulat para sa Impilang Mait. Panulakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Jopel. Samantalang plano ng Department of Transportation na mag-deploy ng karagdagang 100 bus at maglayo pa ng mga istasyon sa EDSA Busway at lifters sa mga bus. Ito ay ayon kay DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor ay upang ma-accommodate ang mas maraming pasahero at matulungan ng mga senior citizens at persons with disabilities sa pagbiyahe. Patuloyan niya kasing dinaragsa ang National Capital Region ngayong bare months, lalo na ang EDSA Busway gawa ng libre pa rin ang sakay. Kabilang sa mga idaragdag ang mga istasyon sa high volume areas tulad sa Tramo, Magallanes at Kamuning habang palalawakin ang mga istasyon sa Guadalupe, Bagong Baryo at Monumento. Gayunman, hindi idinetalye ng kagawaran kung kailan sisimulan o gagawin ang pag-upgrade sa mga nasabing istasyon. Sa Air Asia naglunsad ng 50% super sale. Detalye ng balita nga niyatid ni Patrol 45, Raul Esperas. Inulunsad ng budget airline na Air Asia ang 50% discount o super sale para sa mga gumagamit ng Air Asia Super App. Sang-ayon kay Ray Berja, ang Managing Director ng Air Asia Super App Philippines, simula ngayong araw na ito, September 28 hanggang September
30 ay magbibigay sila ng 50% discount sa mga hotel at iba pang mga inaalok na flight packages sa 700 mga global carriers at iba't ibang mga destinasyon. Sang-ayon kay Berja, ang mga super app promo dicer o mga super app users ay maaring gamitin ang super plan o ang tinatawag na snap period para sa kanilang 50% sale at gagamitin lamang nila ang promo code na super hotel at maaari silang gumamit o gumastos ng 2,000 o minimum na 2,000 pesos ay makakakuha na sila ng 50% discount sa kanilang bibilhing ticket o ano pa pang mga pasilidad o aktibidad sa loob ng Air Asia Super App. Raul Esperas, Patrol 45, nag-uusap bilang may todo lakas, DWIC. IC Balita Nationwide. Maraming salamat, Raul. 40 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Inaprumana ng Kamara sa ikatlo tuling pagbasa ang 5.268 trillion pesos na national budget para sa taong 2023. Sa botong 289 yes at 3 no, pasado na sa huling pagbasa ang House Bill 4488 o ang General Appropriations Bill. Naging posible ang pag-aproba matapos sertipikang urgent ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naturang panukala. Pinuri naman ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang mga kasamahan dahil sa mabilis na pagpapasa ng panukalang pondo na tulong para mapasigla ang ekonomiya na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Bilang ng naaprubahang panukalang batas ng Kamara sa loob ng unang 23 session nito, umabot na sa 37. Ulat mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Ibinida ni House Speaker Martin Romualdez na umabot na sa 37 panukalang batas ang agarang naaprumahan sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara sa unang 23 araw pa lamang ng 19th Congress na mas marami kung ikukumpara sa unang 23 araw ng mga nagdaang Kongreso. Ayon kay Romualdez, sa pagsimula pa lamang ng sesyon ay masigasig nang nagtrabaho ang mga kapwa nito mambabatas para dinggin ang mga nakabinbing panukalang batas at resolusyon, kabilang na ang mga prioridad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung saan sa unang araw pa lamang anya ay malinaw na ang misyon ng Kamara na buhayin ang ekonomiya ng bansa mula sa pandemya upang maiaho ng buhay ng mga mamamayan. Kabilang na dito ang pag-aproba ng Kamara kagabi sa 5.268 trillion pesos na panukalang national budget para sa 2023 at ang pagratipika sa bicameral report sa SIM card registration bill at pagpapaliban sa December 5, 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. Kaugnay nito, nakadakdang magpatuloy ang sesyon ng Kamara sa November 7. Ito si Patrol 11. Tinawlas ko nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas. DWIZ. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Walid ay 3 minutos makalipas ang alas 7. Maraming salamat, Tina. Humirit ng karagdagang pondo para sa taong 2023 ang mga ahensyang nagpapreserba o nagpipreserba sa kasaysayan at kultura ng bansa. Hiniling ni National Commission for Culture and the Arts Chairman Rene Escalante ang 33 milyong piso na karagdagang pondo para sa budget ng ahensya. Ayon kay Escalante, kinakailangan ng ahensya ang mas maraming manpower at espasyo matapos ilipat rito ang ilang gamit mula sa National Museum. Dagdag ng opisyal, ang karagdagang pondo ay gagamitin din sa pagpapayos ng ilang heritage sites na napuruan noong Hulyo, bunsod ng Lindol sa Abra. Gagamitin din ang naturang pondo para sa rehabilitasyon ng Metropolitan Theater at implementasyon ng ilang batas. Sa ilalim ng panukala, makakatanggap ang NCCA ng 25 milyong pisong pondo para sa 2023 budget nito. Samantala, implementing rules and regulations ng Solo Parents Welfare Act
lalagdaan na sa Maynila. Ulat mula kay Patrol 5, Aya Yupanko. Lalagda na ngayong umaga yung Implementing Rules and Regulation o IRR ng Republic Act 11861, mas kilala bilang Expanded Solo Parents Welfare Act sa Luzon ng Maynila. Pangungunahan ito ni DSWD Secretary Erwin Tulpo, kasama yung mga kinatawan ni na Senador Amy Marcos, na si Director Julieta Apostol, Senador Christopher Lawrence Bongo, na ipirepresenta naman ni Representative Anthony Rolando Goles Jr. ng Malasakit at Bayanihan Party List, at si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Ang Republic Act 11861 ay batas na nagtakda ng mga benepisyo at pribilehiyo sa mga solo parents at kanilang mga anak na lalaanan ng pondo ng pamahalaan. Inamyendahan ng batas nito ang Republic Act number 8972. It is Patron 5 ay upang kunukulat sa Pilamento ng Lakas, DWIC. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Salamat tayo, 46 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Muling nakiisa ang SM Prime Holdings kasama ang SM Cares at SM by the Bay sa taon ng ICC o International Coastal Cleanup sa Sea by the Bay Central Park SM Mall of Asia sa Pasay City. Sama-sama ang mahigit 2,000 volunteers na sumali sa cleanup day bilang pagpapakita ng kahalagaan ng pagbibigay proteksyon sa karagatan at iba pang anyo ng katubigan. Sa naganap na cleanup drive, mahigit 12,000 kilo ng basura ang nahakot ng volunteers na kinabibilangan ng mga estudyante, professionals at mga nagmula sa private at public organizations. Kabilang sa mga nanguna sa naturang hakbangin, sina Climate Change Commission Vice Chair Secretary Robert Borge, DNR-NCR Regional Executive Director Jacqueline Kaangkan, DNR-NCR Regional Director for Technical Services Engineer Ignacio Almira, DNR-NCR Regional Strategic Communication and Initiatives Group Head Chris Villarin, DNR-NCR Communication Development Officer 2 Aris Abad, SM Investment President and CEO, and To Go Group President and CEO Frederick DiBuncio, SM Prime Holdings Incorporated Senior Vice President Glenn Ang, SM Super Malls Senior Associate Vice President for Operation Perkinso, SM by the Bay Mall Manager Marie Charlene Claire Kaloy Narbasa at PricewaterhouseCoopers Philippines Market and Assurance Executive Director Alan Cao. Binigyan din ni SM Supermall Save for Operation Perkinso na ang International Coastal Clean Up ay bahagi ng kabuuang SM Green Movement. Sa mga ganito rin nga anyang aktibidad, pinatutunayan ng SM Prime Holdings bilang responsableng property developer at community partner ang pagsusulong ng sustainability programs sa mga mall nito, residences, hotels at leisure properties kung saan ay sinusulong ang resource conservation at environmental protection para mapaganda ang buhay ng mga komunidad na pinagsisilbihan nito. Ang ICC na taon ng aktibidad na humikayat sa lahat na maging bahagi ng mga pagkilos para sa paglilinis ng karagatan ay ikinasa ng SM Offices to Go, PWC Maynilad at International Coastal Clean Up Philippines at suportado ng DNR, NCR, Climate Change Commission at Philippine Coast Guard. Samantala, proteksyon sa mga huwes, muling tiniyak ng PNP. Ulat Malaki Patrol 13, Gilbert Perdez. Muling tiniyak ni Philippine National Police Public Information Office Chief Brigadier General Roderick Alba na gagampanan ng PNP ang kanilang mandato para pangalagaan ng mga mamamayan kabilang na mga miyembro ng judikatura laban sa anumang banta, krimen o pananakot, physical man o sa internet. Ang pahayag ay ginawa ni Alba matapos ay ihayag ng Korte Suprema na ang mga nagbabanta sa kanilang mga miyembro ay papatawan nila ng parusa o iko-contempt. Ito'y may kinalaman sa mga binitawang pahayag sa social media ni dating NTFL CAC spokesperson Lorraine Badoy laban sa hukom na nagbasura ng hakbang
para ideklarang teroristang organisasyon ng CPPNPA. Sinabi naman ni Alba na laging nasa panig ng batas ang PNP at titiyakin nito ang kaligtasan ng mga hukom para magampanan nila ang kanilang tungkulin na walang kinatatakutan. Inatasan na rin na niya ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang mga regional at district commanders na makipagnayan sa mga hukom at piskal sa kanilang mga nasasakupan para magbigay ng lecture sa cyber awareness. Patrol 13, Gilbert Perdez, ng kulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga tampok na mga balita sa IC Balita Nationwide. Pangumagang edisyon ngayong araw na ito ng Webes. Magbabalik pa rin kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mga nagang paalala. Philippine Standard Time. Ganap ng 50 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. IC. IC Balita. IC Balita Nationwide. Nationwide. Ang pangkalakalan. Inaasahan mula sa sektor ng Information Technology at Business Process Management o IT-BPM ang kanagdagang 1.1 million na trabaho at doubling annual revenues pagsapit ng taong 2028. Ayon sa IT at Business Process Association of the Philippines o IBPAP, ang paglikha ng trabaho ay alinsunod sa estimated growth rate na 8.5%. Dahilan upang umabot sa 2.5 million ang bilang ng mga full-time employees. Nakadagda namang ipatayo sa kanayunan ang nasa 54% na bagong trabaho kung saan inaasahan ang nasa 3 milyong indirect jobs kabilang ang retail, hospitality, infrastructure at real estate. Nakikita rin ng IBPAP na makakalikob ng $59 billion annual revenue sa taong 2028. Ito'y dahil required ang mga kumpanya na nakarehistro sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA na mag-operate ng on-site basis upang ipagpatuloy ang kanilang tax perks. Balita sa labas ng bansa. Nagpakawala ng short-range ballistic missile ang North Korea patungong South Korea. Isang araw bago bumisita si U.S. Vice President Kamala Harris sa Seoul. Ito ang pangalawang missile testing nukor ngayong linggo sa gitna ng nagpapatuloy na military drills ng Amerika at Sukor. Inaasahan naman ang pagdating ni Harris sa Seoul ngayong araw upang makipagpulong kay South Korean President Yoon Suk-yeol. Nakatakda rin bumisita ang U.S. Vice President sa demilitarized zone upang bigyan diin ang commitment ng U.S. sa South Korea. Una nang nagbanta si North Korea na Supreme Leader Kim Jong-un na hindi ito magdadalawang isip na gumamit ng nuclear weapons laban sa Amerika. Sa entertainment, a trending news. Oy, senyor, eto good news to ha, blessing. Goal achieved daw para kay Kapuso actress Max Collins. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng aktres na nakatrabaho nito ang sikat na Hollywood movie producer na si Dina Devlin. Kabilang sa mga na-produce nitong pelikula ay ang Stargate, Independence Day, Patriot at Godzilla. Uy, sa caption, sinabi ni Max na masaya itong makatrabaho ang naturang producer. Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng ibang detalye ang aktres hinggil sa nasabing proyekto. Aba, congratulations! Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Hey, tingnan natin ang kalagayan ng sports sa pamamagitan ng ating Real Sports. Walang iba kundi si Anthony Santay. Anthony? Magandang umaga, senyor. Balita natin. Buenos dias. PBA kahapon. Oo, dalawang magagandang games ang nangyayari kahapon. At nanalo po ang Rain or Shine sa Barangay Ginebra 93-71 sa paglalaro ng Barangay Ginebra sa kanilang debut dito sa SM Mall of Asia Arena sa PBA Commissioner's Cup. Alam mo, grabing ginawa ng Elasto Painters kahapon. Mm-hmm.
11 out of 17 three-pointers ang kanilang naitala sa first half pa lang. At lumamang sila 55-28. Pagkatapos nun, lumamang pa ng 32 points itong kanilang kalamangan. Pagkatapos nun, hindi na talaga nakabangon ang Gene Kings. Masama talaga yung gising at anong... Baka napasobra, baka napasobra. Parang ganun nga yung nangyari. Steve Taylor Jr. yung... Di, ang daming nalungkot! Ang dami na lungkot talaga. Pero alam mo, ang ganda naman ang sinabi nitong si Yeng Giao, no? Alam mo, hindi siya nagyayabang pagkatapos na laro. Sabi niya, malaking isda yung nahuli namin. Pero mahirap mahuli yung Hinebra sa ganitong sitwasyon. Sabi niya, one of the rare nights, maybe we played well, but they also played badly. So medyo nakita mo naman, itong si Yeng Giao, very humble. Sa isang game, si Nick Rakosevich naman kumana ng 45 points and 25 rebounds at nanalo ang Magnolia laban sa Terra Firma 100-92. At ang sabi naman ni Chito Victorero sa kanyang panalo, sabi niya, kita naman natin na yung bago naming import plays on both ends of the floor. He contributes defensively and offensively. That's why yung activity level niya gustong gusto namin. So very good start para dito sa koponan ng Magnolia. 1-0 ang kanilang kartada. Rain or shine naman, 1-1, senyor. Have a good day. May salamat. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Inyo ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide. Dito pa rin po sa DWIZ Radio at IZ TV, may todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. At kami po naman ang nagatid sa inyo ng mga balita. Ako po, si Jam Tarayo. Don't forget to follow my Facebook page, Senyor Ray Pacheco. At Senyor Ray Pacheco. Marami pong salamat at susunod na! Agad-agad! Ha? Mm-hmm. Andyan na? Andyan na. Andyan na rin yung nag-aabang? Oo! Ang dami nag-aabang, ano? Dami nang nag-aabang. Mula kanina sa baba, pagkakit mo, nakita mo na? Oo, pila na. Pila na? Oo! Pila na ngayon ang nag-aabang? Ibig mo sabihin, hindi nang nung dati, dyan, doon, dyan, banda rito, banda roon. Ang ibig mo sabihin, mula na ngayon sa ground floor hanggang fifth floor, ang nag-aabang. Aba, ano ba meron dyan? Masaya daw yan eh. At makabuluhan daw. Yun ang sabi nila. Totoo ba naman yun? Talagang siguro totoo. Kaya nga nag-aabang sila eh. At dito na ang inyong inaabangan, ang Karambola! Sangkapa! IZ Balita Nationwide!